Palakpakan muna natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Yesu Kristo na pinakamakapangirihan sa lahat. Ayan. At maligaya ba kayo sa araw ng Sabat na ito? Ayan. Kailangan maligaya. Iiwan ang mga problema, iiwan yung mga sama ng loob. Wag daw dalhin. At bahala ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Yesu Kristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Yan, kung sino nga yung makapag-iwan ng ari-arian, magulang, anak, mahal sa buhay, mga kung ano man, negosyo, para sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Yesu Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, ay ikaw ay karapat-dapat sa Kanya. O lalo na yung problema. Pag-iiwan mo, ay nako. bahala na siya mag-solve doon. So, bago tayo mag-uumpisa, siyempre, atin mo nang ipakilala ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos Panginoon Kristo sa lahat ng mga hindi pa nakakalam. Kung lalo na ang turo at aral ni Father Lai, bago tayo mag-uumpisa, ay parangalan muna natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Yesu Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Iba yung parangal sa pagpupuri. Ang parangal, yung sasabihin mo kung sino siya. Yung pagpupuri, iba naman yun. Ha? May kasama yung pag-ibig at pagmamahal at biyaya na kanyang ibinigay sa atin na ating isisigaw. Yun yung pagpupuri. At pagpaparangal, ito yung tinuro ni Father Lai. Sa pangalan po ng tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, ang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na siyang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, puspos ng karunungan at kapangyarihan sapagkat kahit na ang araw na kanyang nilikha, ay kumuha lamang ito ng liwanag mula sa Kanya upang magbigay ng sinag sa daigdig o liwanag sa daigdig na madilim. Sa pamamagitan ng liwanag na yan, ay makikita natin ang mga kagilagilalas na mga gawa ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Yesu Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang mga kamay. Siya pa rin ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki, walang kapantay, walang katulad na siya ang nagpabukal ng tubig sa mga kabundukan at nagpadaloy sa malawak na kabatagan upang mayroon lamang tayong mainom sa oras ng ating pagkauhaw. Siya rin ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na ating nakilala na siyang nagpatubo ng mga halaman, mga punong kahoy at mga pananim. Pinabunga niya ito ng masagana at malusog upang mayroon lamang tayong makain sa oras ng ating pagkagutom. Siya rin ang lumikha ng hangin na lagi nating nalalanghap na kailangan natin. At walang bayad ito. Pero pagdating sa ospital, may bayad na. Pero dito, walang bayad sapagkat ang pinagmulan nito ay walang iba kung hindi ang may-ari ng ating buhay, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Yesu Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. At siyempre, siya ang nagpakamatay sa kalbaryo ng cross upang matubos tayo sa ating mga kasalanan at upang mabawi niya tayo sa kamatayang walang pagbabalik. Kaya siya ang ating tagapangalaga, tagapagtanggol, tagumpay at pagwawagi. At pinakadalubhasang manggagamot sa lahat ng uri ng karamdaman ng tao, physical man o spiritual. Kahit pa nga ang kamatayan sa Kanya ay naging walang bisa dahil Siya naman ang nagbibigay ng buhay, Siya ang may-ari ng ating buhay. Walang iba kung hindi itong ating nakilala, ang ipinakilala ng Kanyang bugtong na sugo, ang pangalang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, ang nag-iisang Panginoong Yesu Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Yan. At sa pangalan din po ng kanyang bugtong at huling sugo nitong huling kapanahunan na siyang nagmulat sa atin
at siyang nag-akay sa atin, nagturo sa atin sa pagpaparangal, sa pinakamataas na pagpaparangal, pinakamataas na pagpupuri at pagdadakila sa tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang lalaking ito ang tinatawag na the one and only power-belted singing revolutionary messenger of the most powerful, one and only living supreme, most perfect God of all gods, Jesus Christ. He is the one and only inborn lawyer. The only universal lawyer of the God-made law. The only eminent lawyer of the eminent justice. Ang wonder boy ng Mindanao. Ang Haring Agila ng kagulat-gulat na kasaysayan. No other than Father Don Edmundo Makasalig Lahi. Code name Commander Lahi. Walang atrasan. Yan. Ang ating mahal na Pangulo at siyang namumuno sa atin hanggang sa mga oras na ito. At patuloy tayong sumusunod sa kanyang mga turo at aral, patuloy tayong sumusunod sa mga batas na kanyang ipinasunod sa atin. Siyempre, hindi mawala ang naging kaagapay niya dito sa Luzon, ang pride ng mga Batanggenyo at binigyan ng tungkulin ni Father Lahi para magiging elder dito sa Luzon. Walang iba kung hindi si Elder Bear, palakpakan din natin. Sa lahat ng mga libu-libong mga banal na anghel na sumusubaybay sa atin, kasama natin saan man tayo magtungo hanggang sa mga oras na ito, at sila'y kasama natin na mangingilin sa araw ng Sabat, araw na banal, araw na pamahinga, at araw na itinalaga at binasbasan ng bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Yan, at sa lahat ng mga kapatid natin sa nanonood sa FB Live, YouTube Live at Twitter, sa Mindanao, Visayas at Luzon, at sa lahat ng naririto, palakpakan po natin ang ating mga sarili. Yan, at syempre sa lahat ng mga sympathizers at mga observers, yung mga kapatid natin na nag-o-observe sa live at sa mga paligid, ay binabati natin sila ng maligayang araw ng Sabado. At sa atin, araw ng Sabat, Sabat nating mga back to Christ. At mga kaibigan, mga kapatid, bago tayo mag-uumpisa, siyempre, mamaya ay ready na natin ang ating mga banal na langis ng buhay. Kung sino man yung hindi nakapagdala o kumuha ng banal na langis ng buhay, ay mamaya ang ibibigay natin kung ano ang mga promo na pwede niyong ma-avail. Pero siyempre, bago tayo mag-uumpisa sa lahat, ay mag-testing muna tayo rito. Ha? Brother Elmer, tama ba? Testing mo na kung okay na ba yung sounds. At syempre, pag nagtitesting, sabi ni Brother Elmer, ako na lang testing na. Kasi pagka hindi pa magandang sounds, di, ako yung maunang sumabak. Pero okay na yan, okay na yan. Okay? Request, ha? Hindi ko alam mang bukas na request. Oo nga, no? Matagal na yung hindi nakanta, Brother Elmer. Okay. Eh, paborito yan ni, ano? Ni, ano? Di, ni ate. Ni ate, ano? Ni ate. Yung taga Alabang? Erma, pari. Okay? Ito, hindi ko alam mang bukas na.
check. Happy Sabbath muli sa ating lahat. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi ko alam ang bukas sa aking patutunguhan. Ngunit ako ay nanalig lamang sa mga ako tumaroon. Si Kristo ang tagapagligtas na sa akin siyang lumikha. Sa Kanya lamang ako umaasa, pagkat si Kristo ang dakilang Diyos ng mga Diyos. Wala na akong nalalaman sa aking kinabukasan. Ngunit ako ay nanalig lamang kay Jesucristo, ako'y dumaga sa makitid niyang daan. Ang araw ng maliwana na sa atin ay nagtatangla. Pagkalinlangan at kahirapan ay napawi na ang lahat, pagkat si Kristo ang ating pag-asa. Dahil siya ang ligaya, wala na akong nalalaman sa aking kinabukasan. Ngunit ako ay nanalig lamang kay Yesu Kristo, Diyos ng mga Diyos at kalungan. Hindi ko alam ang bukas kung ako ay may pag-asa, kaya ko
ay nanalig lamang pagkat si Kristo ang pag-asa ko. Ang landas niya sa katuwiran ay aking sinusunda sa kanyang kaharian. Doon tayo mananahan. Wala na akong nalalaman sa aking kinabukasan, ngunit ako ay nanalig lamang kay Jesucristo, pinakadakil ng Diyos ng mga Diyos. Ating muli ang bundok at buhay na Diyos na mga Diyos. Pangin ang Yeso Cristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kinabukasan, ngunit ako ay nanalig lamang kay Jesucristo, pinakadakil ang Diyos ng mga Diyos at kalungan. Kailangan na natin mag-umpisa sa ating Sabat program. At bago tayo mag-power sa ating kaugalian, ay kailangan tayong may hawak na banal na langis ng buhay. At itataas natin at bubuksan natin ito sa ngayon sa sinabi ni Father Light, ni Elder Bear, ang kapangyarihan na ibubuhos ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat, ay doon pupunta sa banal na langis ng buhay at sa may hawak ng banal na langis ng buhay. Kaya sabi ni Elder Bear, magtapik na kayo sa inyong sarili sapagkat kung hawak niyo ang banal na langis ng buhay, may power na kayo. Pag hawak ninyo
ang power ID at manalangin kayo, may power na kayo. So bilang kapatid sa pananampalataya, ating ipapaalala ito para malaman natin na individual ang kaligtasan. Kaya individual, pwede tayong magtapik sa ating sarili sa pamamagitan ng mga baluting iniwan ni Father lahi sa atin. Ayan, at ating pwedeng makuha ngayon, mamili na lamang kayo kung alin ang gusto ninyo. Kung mayroong gustong bumili ng marami, eh mayroon ding marami rito. At mayroon ding isa, mayroong tatlo. Kaya sa gustong makakuha ng sampo, mayroon itong kasamang dalawang banal na langis ng buhay, sampo ang babayaran ninyo, pero 12 ang matatanggap ninyo. At ito ay may kasamang tatlong holy water o banal na tubig ng buhay. At 10 power ID na ito ang ginagamit natin habang tayo ay saan man tayo magtungo, kailangan nating suot-suot ito. At sa oras na manalangin, ito ang ating babasahin. Napakahalaga sa atin ang power ID. At isang power password na ito yung ikakabit natin sa pinto ng ating mga tahanan upang malaman ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na tahanan ito ng aking lingkod. At itong last, isang power detector na kailangan natin habang tayo ay nagbabiyahe, lumabas sa ating tahanan, kailangan natin itong titingnan kung ito ay kukulo. Pag kumukulo, may nakaambang panganib na makakasalubong natin sa ating lakad o kaya nasa ating tabi na. Kaya para bilang babala, yan ay ibinigay sa atin para makasigurado tayo na makapagdasal tayo agad. At yun yung sinabi ni Father Lai, power kaagad. Ayan, para maproteksyonan tayo ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ang power ID na yan, ayan yung ang nakalagay na pangalan dyan na yung sinasambit, ang pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. At sa oras na binanggit mo ang kanyang pangalan, andyan siya, split seconds. Nandyan ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Sapagkat pag tinawag mo ang kanyang pangalan, ay hindi mo pala kailangan siya. Ay natisod ka lang pala. Nakaapak ka lang pala ng ipot, ang sabi ni Father Lahe, ay hindi pwede yun. Kailangan gamitin mo ang pangalan niya sa iyong panalangin at sa oras ng kagipitan, disgrasya, halimbawa, mga kalamidad, yan, banggitin mo. Pero kung babanggitin mo ang kanyang pangalan, nakaapak ka lang pala ng ipot ng manok, sabihin mo, bugtong at buhay na Diyos. Parang binagsak mo ang pangalan niya doon sa ipot ng manok. Kaya yun yung tinuro sa atin ni Father Lai. Kaya pag binanggit mo ang kanyang pangalan, sabi ni Father Lai, nariyan siya kaagad para iligtas ka. So, mga kaibigan, mga kapatid, ito yung mahalaga para sa atin na tayo ay makatayo ng matagal sa ating paglilingkod. No? At kung sino mang, ito na, wala na. At, ito pa sunod. Saan pa sunod? Ayan, mayroon pa pala. Sa makakuha ng 5 naman, kanina 10, ay kung makakuha ng, kumuha ka ng 5, ay mayroong kasamang holy water. So, wala na yung banal na langis na kasama. 5 banal na langis ng buhay, pero mayroon kang holy water, mayroon kang power ID, mayroon kang power password, mayroon kang power detector.
Oh. Limang power ID, isang holy water, isang power password, isang power detector. Kung ikaw naman ay hanggang tatlo lamang ay ang iyong kukunin ay mayroong kang dalawang holy water na makukuha at power ID tatlo at isang power detector. Kailangan talaga yung power detector. At kung isang banal na langis lamang ay isang holy water at isang power ID ang iyong makukuha. Kung kukuha ka ng power medal, ayun, may kasama pa rin siyang isang holy water. At kung kukuha ka ng diamante at hiyas ng katotohanan, ayan, may kasamang holy water. Isang power detector, may kasamang holy water. So, dahil nga ay sa tuwing konsyerto lamang, yun ang inyong ma-avail natin ang mga ganyang mga promo. Pero sa mga revelation, wag niyong hanapin to. Ha? Kasi dito lamang ito. Kaya bilang pagpapasalamat na kayo ay tumugon sa panawagan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesus Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat sa ating pagkatipon-tipon. Palakpakan natin muli ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesus Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay? Habang tumutugtog ang awitin ni Father Light. Pinakadakilo.
itong dinig ng kalungkutan. Si Jesucristo lamang ang ating kaligayahan. Sa lahat ng sandali, siya ang ating tagumpay. Sundin natin si Jesucristo sa lahat ng kagustuhan niya. Hindi ka mabibigo sa pangangailangan mo. Magtiwala ka lang kay Jesucristo. Magtiwala ka lang na siya ang butong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Siya ang pinakadakila magagawon sa lahat mong karamdaman. Sasagutin ang iyong panalangin sa araw-araw. Pabalik na tayo sa kanya, kay Jesucristo pinakadakilang Diyos ng mga Diyos, upang ating purihin ang pinakadakilang pangalan niya. Ipagkatiwala natin ang lahat ng mga bagay sa ating buhay, sapagkat si Jesucristo ang ating tagapagligtas. Magtiwala ka lang kay Jesucristo. Magtiwala ka lang na siya ang buktong buhay na Diyos ng mga Diyos. Siya ang pinakadakilang manggagamot sa lahat mong karamdaman. Sasagutin ang iyong panalangin sa araw-araw. Malapit na ang pagdating ni Kristo. Handa na ba tayo ngayon upang sumama sa kanya sa paraiso niya na ihanda? Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos. Magtiwala ka lang kay Jesucristo. Magtiwala ka lang na siya ang buktong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Siya ang pinakadakilang manggagamot sa lahat mong karamdaman. Sasagutin ang sa araw-araw. Sasagutin ang iyong panalangin sa okay, para sa official na pag-uumpisa, ay tawagin natin yung ating MC rito. Siyempre, si Superman. Si Bobby Pacheco. Ang dami pangalan nito. Pero ang tunay niyang pangalan, Elmer. O, Del Castillo. Yan. Thank you, Brother Ricky. Bago lahat, palapakan natin ang tunay na nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos naman Diyos, Panginoong Jesucristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Ganoon si Father Lahi, ang Wonder Boy na Mindanao, ang ating founder, at si Elder Bear, ang kanyang kanakamay dito sa Luzon. Okay, by the way, maraming salamat po sa inyong pagdalo at hindi ninyo binigo ang panawagan ng bugtong at buhay na Diyos naman Diyos, Panginoong Jesucristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Nakadalo kayo at maraming salamat.
sa bugtong at buhay ng Diyos sa Marios Panginoon Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat dahil binigyan tayo ng magandang panahon. Sa kabila ng nakaraang araw ay matindi ang bagyo at ulan, ano? Ang iba nga nangangamba na, Brother Elmer, tuloy ba ang concert sa Sabado? Ah, oo naman. Hindi tayo pababayaan ng bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Replyan ko sana eh, napakahina ng inyong pananampalataya. Sa bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat, pag ganyan yung tanong nyo. Kasi kapatid, kami mga musical wings, hindi naman sa binubuhat namin aming upuan ano, o kaya o paa, sa experience namin sa gawain, ay tandaan niyo ba yung signal number 3 sa Aklan? Signal number 3 sa Aklan ay sinuong namin. Ha? Tuloy ang aming biyahe. Signal number 1 mula sa Batangas Port. Sa ano? Sa Katiklan. Tinawid namin yon mula Batangas hanggang Katiklan, hanggang ano na yan, hanggang Aklan na. So, doon namin napatunayan kung talagang matibay ang inyong pananampalataya sa bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Kaya pagka ganyan mga kalamidad, ano na sa amin yan? Natural na lang yan. Kasi alam naman namin na hindi kami pababayaan, hindi tayo pababayaan ng bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Pagmalapit na yung ating gawain, bibigyan tayo ng magandang panahon. Tingnan nyo naman, napakainit kapatid, palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Ayan po sa mga bagong dating, happy Sabbath po. Ang ating promo ay tuloy pa rin dito sa ating mesa. Punta lang po kayo, dyan si Sister Teresa, Sister Gina, para makahabol po kayo sa ating power. Maya-maya po, magpapower na po tayo. Tayo lang, sandali lamang. Okay? May inaamoy ako. Ang bango ng isda rito. Ito, oh. Brother, okay na ba dyan? Ha? Okay na? Malapit na. Ayun. Tatun na. Kanina yung ating kapatid na naka-short, ano, naka-sando, no? Hindi pa kasi naka-bihis kasi sila yung ating inatasa na tumulong, ihaw ng isda. Ha? Mayroon pa sa kanal. grabe, malinis ba yun? Ayan. Yun po si Brother Homer. Yan po ay taga-Tanay Rizal. Yan po ay masugid na tagapakinig ni Brother Ruel. Ayan, kapatid, ngayon, nung may kapatid siya dito sa Puray, dito sa Mount Puray, na nabalitaan niya na meron tayong chapel dito sa Makupoy Revelation. So, pinaimbitahan ko kay Sister Ann. Sister Ann, imbitahin niyo yung ating mga kapatiran niya na galing Tanay para malaman naman nila dito na meron tayong chapel na ginagawa. At para malaman nila talaga at matikman nila ang original na banal na langis ng buhay na kulay pula na may QR code. At sa ganon, maalala nila kung kailan sila at unang nag-back to Christ at tinanggap nila sa kanilang puso ang bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Ayun nga, anong nangyari kapatid? Nung natikman ni Brother Homer yung banal na langis ng buhay na kulay pula, ito na siya. Talagang, kumbaga sa ano ay, sabi niya, ito yon ang original na banal langis ng buhay mula kay Father Lahi galing Mindanao. Ayan. Kaya dito na po siya. Tuloy-tuloy na po siya dito. At ipamalitan niya pa sa kanya mga kasama sa Tanay na natagpuan niya na yung original na banal na langis ng buhay. Ayan. May QR code yan. Hindi na may pipiki yan. Ayan. O yung mga hindi pa nakahabol ng promo kapatid, lumapit na po tayo. Kasi magsimula po tayo. Maya-maya konti. Brother Pat, maraming salamat sa iyong paglalo. Happy Sabbath. Ayan. Brother Pat, may habol pa, mayroon pang promo. Mag-ano tayo, papower na po tayo. Yung ating na mga ano, yung ating way na pagkain ay ganun pa rin, ha? Budol bites pa rin. Pero mayroon tayong may dinagdag tayo diyan na ano, na pagkain, nilagang bakla. Ay, yung bakla, baka. Bakla ano? Sorry. Bakla ano? Nilagang baka kasi nakaraan natin sa sabaw ay manok, no? Ngayon baka na naman. Ayan po ay, huwag kayong magtaka kung saan kumukuha ng panggasto sa Makupoy Revelation. Na binibigyan tayo, hindi tayo binibigo ng bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat.
Ayan, wag kayo mag-iisip ha, mga viewers. Kung saan kumukuha kami ng budget para dyan, ha? Ay alam niyo naman ay hindi naman tayo gumagawa ng kumbaga sa illegal, ha? Kasi tayo lingkod na ng bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sila. Now, by the way, happy Sabbath po sa mga viewers natin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Twitter, sa YouTube, at saka sa FB Live. Yung mga elders natin sa Mindanao, see you soon. Malapit na po yan, ang concert sa Mindanao, ang birthday celebration ni Father Lahi. Ayan, sino? Taas sa kamay, sasama. Taas sa kamay, taas sa kamay. Excited na nga ako eh. Gusto ko nang mauna doon. Taas sa kamay, sasama. Mr. Glenda, kasama ka? Ha? Sama ka? May promo pa. Oo. May promo pa. 500 lang si Sir Glenda. Oo. Tapos may taling kasama, tali. Nakatali ka sa bakpak. Okay. Ano, handa na po tayo? Kung handa na tayo, magsitayo na po tayo lahat. Buksan na po ang banalang isang buhay. Yeah.
at buhay na Diyos, ng mga Diyos na may likha sa lahat ng mga bagay. Kaya pinupuri ka sa aming puso at nang pasimula siya ang verbo. At
ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ang pinakamagkapangyarihang Diyos ng mga Diyos, Hesukristo. Ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ka ng mga Panginoon at hari ka ng mga hari. Na ikaw ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Na anupat ang langit na mga langit siyang iyong tahanan. Ikaw ang walang dungis at kapintasan at ikaw din ang nag-iisang pinakabanal at pinakasagdal na Panginoong Hesukristo na pinakamagkapangyarihan sa lahat. Na walang katulad at hindi matutularan. Na ikaw rin ang walang kapantay at hindi mapapantayan magpakailanman. Sapagkat ikaw ang walang simula at wala ring katapusan. Ngunit bumaba ka dito sa sanlibutan at nagkatawang tao sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Ikaw ay nagdusa at nagpakamatay upang mabawi lamang kami mula sa tiyak na kamatayan. Kaya ikaw ang aming tagapangalaga, tagapagtanggol, tagumpay at pagwawagi. At pinakamabisang gamot sa lahat naming karamdaman. Ikaw ay nasubukan na sa libu-libong henerasyon sa apat na sulok ng daigdig at nang dahil sa iyo ang kamatayan ay wala ng bisa. Sapagkat ikaw ang pinakadakilang tagapagligtas noon, ngayon at magpakailanman, sapagkat ikaw ang buhay na walang hangganan. Kaya kami po ay umaasa na kami ay iyong ipagtatanggol sa lahat ng uri ng mga sakuna o kapahamakan. At sa biglang kamatayan at sa lahat ng masasamang tao, lalong-lalo na sa mga taong lumalapas tangan at nagnanais ng aming buhay. Sapagkat sila ay nagagalit sa amin sapagkat sinabi namin ang katotohanan. Na ikaw ang aming pinakamagkapangyarihan na tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na may-ari ng walang katulad, walang kapantay, walang katapat, katakataka, kahanga-hanga, kamangha-mangha, kagilagilalas, kagulat-gulat, kagimbal-gimbal at kakilagilabot na kapangyarihan upang wakasan, tunawin at durugin, puksain ang kapangyarihan ng Diablo na lumalaganap at namiminsala nitong kapanahunan ngayon. Sapagkat ikaw, Hesukristo lamang, ang nag-iisang pinakamagkapangyarihang lalaki na kayang makapagbabago sa landas ng tao at sa takbo ng panahon. Ikaw lamang, Hesukristo, ang may mapagmahal na puso na kayang makapagpapatawad ng aming maraming mga kasalanan. Kaya sana po kami ay magkakaisa sa isang panampalataya at isang pag-ibig upang kami ay maligaya na maglilingkod sa iyo, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang nag-iisang pinakabanal at pinakasagdal na Panginoong Hesukristo mula ngayon at magpakailanman sa aming buhay. Amen. At pagkatapos uminom ng banal na langis, halikan ninyo ang inyong power ID at tapikin ninyo ang inyong sarili. Dalawa sa kanan, tatlo sa kaliwa. Tapat ng inyong puso. Jesucristo,
Okay. Sipo na po tayo kalan. Okay. Maraming salamat, Sir Gina. At muli, isang masigaw na palakpakan para sa bugtong at buhay ng Diyos na Marios, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Ay na po ating mga kapatid na dumagat, nakababa na po sila sa kabila po ng napakahirap ng daan. Alam niyo naman yung ginagawang dam. Umapaw po yun, nagsalubong yung tubig. So yung tubig na yon ay dumaan sa Puray River. So mataas ang tubig nung nakaraang mga araw, pero meron kasi mga part na mga bundok na naglandslide. Yung zigzag na daan nyo kanina, may part po doon na landslide. So nag-clearing, nag-check si Brother Elmer kahapon, kung makadaan na kayo, ay nandun ang ating mga LGO sa ating munisipyo. Mayroon po doon mga bulldozer sa mga trucks na clearing nila yung mga area. Ha? Kaya maraming salamat sa bugtong at buhay ng Diyos naman Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyari sa lahat. Hindi niya tayo pinabayaan bago dumating ang gawain para makalusot at makatatawid ang mga kapatid natin at makatawid ang kanyang mga tupa upang siya ay parangalan sa araw ng Sabat na ito. Kaya palakpakatin ng malakas sa bugtong at buhay ng Diyos naman Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyari sa lahat. Yung ano, yung alam niyo yung dyan sa pababang ganyan, pababa, sa unahan, bubong lang po nakikita dyan nung time na yon, noong Miyerkules. Mas matindi pa ito sa Undoy, kapatid, na nangyari. Kasi sa Undoy, anim na oras lang eh. Anong oras lang, tuloy-tuloy. Pero kailanman, hindi na antala yung anon, hindi natuloy ang gawain ng time na yon. Nasa circle po tayo, tandaan nyo. Tasa kami na sa circle na Undoy nung time na yon. Tandaan nyo. Ayan, magkasama kami doon. Yung tubig ay umaapaw na doon sa loob ng venue. Pero ang ginawa, siya dapat tumatawag sa akin, nagmumonitor eh. Brother Elmer, ano mang balita dyan? Kuya, ganito. Yan. Sige, magkantahan na lamang kayo kasi ako hindi na makalusot ang tasa ng baha. Pero ganun pa man, hindi pa rin naantala at hindi pa rin na hindi natuloy na purihin parangalan ang bugtong at buhay ng Diyos na mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat kahit sa kalamidad. Ha? Talagang tuloy pa rin yan. Lalo pa dito sa Muntalban, halos 70% ng Muntalban ay nilubog ng baha eh. Pero itong lugar natin na ito yung pinakamataas. Tinan niyo yung burol na yan, kapatid. Yan, resort po yan. Kung sinong maiwan mamaya, pwede maligo dyan, mag-isa. Yan, resort yan. Ganyan po kataas ang lupa na pinatag papunta doon. Kaya mataas ang lugar na to. Yan, sa kabila, mapalayan yan. Dumadaan pa si Brother Elmer dyan, yung sasakyan yung daanan ay lupa pa yan, maputik. Yan, naabutan ko yan. Kaya mataas ang lugar na ito. Kaya ito yung lugar na pinagpala ng bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat upang siya'y parangalan sa lugar na ito. At yung mga tupang na nagkawatak-watak ay mabuuli. Okay? Sa formal na opening natin, ito na po ang ating pangbukad na bilang. Ladies and gentlemen, isa po sa ating musical wings, Sister Gina Marie Rodrigo. Ikaw lamang, Jesucristo. Sa ko sa araw-araw ikaw ang nasa isip ko. Mahal kita na sa aking buhay, magpakailan pa man sa See.
Kristo. Father Lahi, pangalawa kay Elder Vera, at lalong higit sa lahat,
Maraming salamat at happy Sabbath sa ating tunay at nag-iisa ang bugtong at buhay na Diyos. Mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat at happy Sabbath sa lahat ng mga nanonood sa FB Live. Actually, wala tayong live ngayon. Recorded po ito para mas mapanood niyo po bukas. Abangan niyo po ito bukas, Brother Elmer. Hindi po ito live para mas maganda panoorin. Hindi putol-putol, ayan. Mapanood niyo po, sana ma-edit para bukas. Habang nakaupo lang kayo, Sunday bukas eh. Kaya panoorin niyo po itong itong Sabbath na ito bukas. Ayan, kahit saan ka Hesukristo, sasama kami sa iyo, sa hirap man o sa ginhawa. Ayan, maraming salamat. Thank you. Thank you, Sister Gina Marie Matay ay Rodrigo. Lagi ako nagkakamali. May mapinalti na naman ako na ito. Okay, parang salamat, Sir Gina. Sir Gina, hindi pala live to, no? Pero mas maganda yung ganon. Kasi tama yung sinabi mo. Kasi katulad niyan, program natin ng Sabat, di ba? May simba tayo. Linggo, wala kasing ginagawa, di ba? Lalo ako, nasa-shop ako, di ba? Hindi naman lagi yung, kala mo yung Jollibee yung client, hindi naman ganon. Di ba? Nakaganoon ako nun. Manunood ako, di ba? Katulad sa mga patinang dumagat, di ba? Wala namang trabaho. Di, manunood sila. Tama yung ginagawa. Talagang pinaisip sa'yo ng bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos. Panginoong Jesucristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Ayan. Ano, masaya? Para malungkot kayo. Masaya? Yun! Hindi yung masaya. Para kayong ano, para nagtatampuhan kayo. Magbatiin kayo ng Happy Sabbath. Oh, Happy Sabbath kapatid. Batiin nyo katabi nyo. Batiin nyo. Happy Sabbath. Ayan. Kaliwat kanan, likod. Ayan. Oh, pati pagkain, binati na. Okay. Yan, nga ang ngiti. Hindi yung, alam mo si Elder Bro, ayaw na kasi mangot, tutulang. Oo. Oh, natanda-tanda ako, mayroon na kaming kasama na kasi mangot. Sabi ni Elder Bro, ba't yan kasi mangot? Sabado. Dapat masaya tayo. Dahil kaharap natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Diba? Oo. Kaya para tumuloy ang ating kasiyahan, palapakan natin Sister Teresa Marie Matillo. Happy Sabbath po. So
Thank you, Sister Teresa Marie Mateo. Ayan. Sister MC, nasaan Sister Teresa? Si MC. Sister MC, saan? Sa Sister Teresa MC. Okay. Ewan ko ba't na gano'n pag nakaamoy ako lang ng iniyaw na isda? Ewan ko, nalilito na ako. Ba't kaya gano'n? O, oh, bigla ako nagutom ah. Nagutom na ba kayo? Okay, isa muna nga malakas sa palapakamuli para sa bugtong at buhay na Diyos na Marios, Panginoong Isokristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Alam mo, totoo lang kapatid, yung gawain dito ay tulad nito, kasi katatapos na natin, di ba, nakaraan doon sa kabila, Brother Pat, no, sa kabila. So, nanawagan kasi si Brother Ricky sa kanyang sa programa natin na kung sino yung sasagot ng buwan ng July kung sino papakonsert. So, siyempre, katatapos na natin dito, ang iniisipin ni Brother Elmer ay papano kasi katatapos na ng concert natin dito. So, lakasan lang ng loob, kapatid. At hindi lang lakasan ng loob. Pinalakas ko lang aking panampalataya sa bugtong at buhay na Diyos na Marios, Panginoong Isokristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Kasi, parang yung ang gawain ni sa isang buwan ay wala. Parang malungkot ako eh. Sister Gina, di ba? Malungkot ako. At saka hindi lang yun. Kailangan natin na mag-concert, mag-gawain para pang-suporta natin sa Mindanao. No? Hindi biro-biro ang ating gastos expenses doon. So, ika nga, nanalangin si Brother Elmer na abi ko, bugtong at buhay na Diyos na Marios Panginoong Isokristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Para sa aking puso, gusto ko magpagawain. Pero paano? Kasi yung budget, di ba? Ay, sa ganun pa mga kapatid, talagang pumasok sa isip ko, tinawagan ko si Brother Ricky ba? Okay, ikaw, nag-chat ako sa inyo na, si Brother Ricky, tinawagan ko. Sabi ko, Brad, wala naman schedule itong July, ano? Pwede ba rito sa Montalban ulit? Ay sabi ni Brother Ricky, pwede. So, si Brother Elmer, wala pang hawak na budget nung time na yon. Pero, hindi ako nawala ng pag-asa. Kasi subok na subok ko naman na yan eh. Pag may concert dito, bago mag-concert, ibibigay yan ang budget ng bugtong at buhay ng Diyos na mga Diyos, Panginoong Isokristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Natotoo lang in advance ng bugtong at buhay ng Diyos na mga Diyos, Panginoong Isokristo na pinaka makapangyarihan sa lahat ang budget para dito. Yung anniversary natin doon sa ano, yung CBTC studio anniversary natin nakaraang Sabado sa Laguna. Ha? Gustong-gusto mabigay ni Brother Elmer na limpak-limpak, pero hinahanda para dito 'yan ang budget para sa gawain dito sa Montalban ng bugtong at buhay ng Diyos na mga Diyos Panginoong Isokristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. In advance na kapatid ng Diyos na mga Diyos. Ha? In advance na. Ha? Kaya kung kayo na nananawagan ng ating pamunuan, ang CBTC, na walang concert, sabi ni Brother Ricky, kung sino yung gusto ng pa-concert, huwag po kayo magdadala ng isip kasi, tiyak, bibigay ang budget ng bugtong at buhay ng Diyos na mga Diyos, Panginoong Isokristo na pinaka makapangyari sa lahat. Okay naman ako. Ha? Maraming gusto. Kaso nga lang, puro liga. Dito, marami kayong... yun yung advantage mo rito. Maraming gusto ng pa-concert yung alam walang venue. Dito sa Montalban, ha? Ayan, no, tapat, oh. May court din, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang daming court dito. Kasi sa isang subdivision, ang court dito, dalawa po. May court din sa loob. Ha? May court din doon. May court sa amin din, dalawa. May punta sa unahan. So, hindi naman sa pag mamalaki, at hindi ko naman iniisip na takbo ako ng barangay chairman dito, kilala po si Superman dito. Kasi may siya po ako nariluhan dyan. Oh, marami na papagawa sa akin ng mga official dyan. So, siyempre sa pakisama ni Brother Elmer, siyempre, kailangan pag-official, libre na yan. Diba? Ano naman yung balik niyan? Pag kumuha ka ng permit, walang mihay-mihoy. Pasok agad yan sa banga. O, oh, diba? May permit agad. Walang papel-papel yan. Diba? Ay, salamat para sa, ano, sa HAWA officers, sa president, si... Sir Ramer, sa kanya mga sinasakupan dyan. Maraming salamat sa pagpagamit niyo ulit ng gymnasium. Napakagandang gymnasium na ito. Maraming salamat. Ayan. O paalala kapatid ha,
yung ating basura. Pasuyo na lang, ha? Meron tayong lagay ng mga basura niya sa gilid-gilid, ha? Para makaulit-ulit tayo dito. Aba, puring-puring nga sila sa atin, eh. Yung mga back to Christ daw. Ang linis, oo. Pagka uwian ng gym, ang linis, wala na lang natira. Pati upuan nila natangay. Joke lang. O, yung upuan nila, kanila yan, ha? Pero sa atin, meron tayo dyan para sarili natin, ano? Pero may mga pangalan po yan. Ayan. Okay, ano? Happy? Okay. O masaya kayo? Isang malakas sa palakpakan sa bugtong at buhay ng Diyos sa Diyos. Panginoong Jesucristo na pinaka makapangyari sa lahat. Palakpan natin, Brother Ron Ron Malinaw! Lalo na tumatamis,
Ayan, malinaw ang pilido nito, pero nung sakya po, lumabo yung tubig eh. Yung motor mo ron, di ba inabot? Yung motor mo hindi inabot? Ah, hindi inabot, no? Talagang kinawaan ka ng bugtong at buhay ng Diyos na Marios, Panginoong Isokristo na pinaka makapangyari sila. Kaya yung motor ko, tinaas ko na yun, baka maabot eh. Mahirap na. Okay, muli, happy Sabbath sa inyo lahat at maraming salamat sa inyong pagdalo. Sa ating mga kapatid na dumagat, eh, nanalidya, no? Masampat, de abe-abe, de kamu apesan. Ayan, palapatin ang mga kapatid na dumagat. Ayan, sila. Ayan, kahit papano, nakatawid sila, no? Okay, happy Sabbath pala sa aking apo, si Alexa, nandyan na. Ayan, tubo ko na talaga yan. Ayan, sa mag-asawang brother Ronald at sister Eva Peñero. Ayan, no? Akala ko nandyan yung L3. Ayan pa yan? Akala ko yun ang L3. Hindi pa yun? Ah, sige lang. Darating din yan. Okay, palapan natin, Brother Ronald Peñero! Happy Sabbath po sa ating lahat. Lalo't higit sa lahat sa tunay at higisa ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Kaya marami ang nagdusa dahil sa kahirapan dito sa mundo na walang kalayaan. Paglilingkuran mo lamang si Hesukristo sa buong puso mo't kaluluwa. Pagkat siya ang taga pagligtas at ang buhay na walang hangganan, si Hesukristo ang walang katulad na Diyos. Pagkat siya ang taga pagligtas at ang buhay na walang hangganan, si Hesukristo ang walang katulad na Diyos. Ng mga Diyos magmanalig ka lamang.
sa Diyos ng mga Diyos na si Jesus Cristo. Ang lahat mong kapighatian papawin niya ang lahat pagkat siya ang tanging Diyos ng mga Diyos na walang kapantay. Paglilingkuran mo lamang si Jesucristo sa buong puso mo't kaluluwa. Pagkat siya ang tagapagligtas at ang buhay na walang hangganan, si Jesucristo ang walang katulad na Diyos. Pagkat siya ang tagapagligtas at ang buhay na walang hangganan, si Jesucristo ang walang katulad na Diyos ng mga Diyos. Ang pag-uwa wagi mo ay kay Jesucristo. Manalig ka lamang sa Kanya sa hirap o sa ginhawa, sapagkat siya lamang ang pag-asa ng madla. Paglilingkuran mo lamang si Jesucristo sa buong puso mo't kaluluwa. Pagkat siya ang tagapagligtas at ang buhay na walang hangganan, si Jesucristo ang walang katulad na Diyos. Pagkat siya ang tagapagligtas at ang buhay na walang hangganan, si Jesucristo ang walang katulad na Diyos ng mga Diyos. Thank you.
Kristo ang walang katulad na Diyos. Ayan po si Ronald, Brother Ronald Peñero, isa po sa ating sponsor dito sa gawain, ano? Para sa gawain ng bugtong at buhay ng Diyos naman Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Ang totoo niyan, talagang Brother Ronald, pinangakuan ako niyan. Magbibigay doon siya ng L300 van para gamitin sa gawain ng bugtong at buhay ng Diyos naman Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Ang totoo niya, kapatid, ay dapat i-deliver na sana nakarang linggo pa. Ay bumaha. Ay, saan ba magagaling ako yung L300? Sa Marikina pa. Nako! Baka magagasos pa ako. Gasos pa ako mapagawa niyan. Sige na, saka na lang, nak. Saka na lang. Pagka normal lang panahon. Okay. Ay, joke lang yan, nak. Joke lang yan, ha. Pero pagtotohanin mo, mas mabuti. Okay. Hindi, si Brother Ronald talagang nakita naman yan sitwasyon doon sa chapel sa taas eh. Di ba? Gano'ng kahirap. Siyempre, yung service. Alam mo, pag-packet ng kapatid, isang tao lang ha, 200. Pamasahe. 150 yung ano, pinaka ano, pag senior ka. O, ay paano pag hindi ka senior, paano? O, di ba? Yung estudyante, may discount din. Ay ako, meron din ako eh. Komedyante ako, may discount din ako. Okay. Ayan si Brother Robert, swerte niya. Kahit saan nang gawain, makakadalo kasi may sarili sasakyan, di ba? Kaya dapat magkaroon tayo ng sasakyan talaga, anak, sa Makupoy. Ha? Ayun! Ayun, yung Maynilad Water, yun ba yan? Pagka mo lang bako maniningil ng tubig niyan. Mamaya magsitago yung kapitbahay ko, puputulan ng ano, tubig. Oh. Okay. Maraming salamat kapatid. Inano ko lang kayo, ginigising ko lang kayo no, para sa ganon. Huwag kayong paantok-antok. Ha? Upang parangalan at purihin ang bugtong at buhay ng Diyos naman Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Ladies and gentlemen, let us welcome Sister Ebami del Castillo Peñero. Peñero pala. Thank you.
To whom I trust.
Thank you, Sister Eva May Del Castillo Peñero. Mami, magkamali na naman. Wala na L300. Brother Rene, ayan, thank you. Ayan, maraming salamat po kapatid. Ano nga sabihin ko? May kinakawain ako niya, nakita nyo. Ayan. Suki ko yun eh. Ininvite ko sila lahat. Malay mo, di ba? Ay makilala nila ang bugtong at buhay ng Diyos na Marios, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Sabi sa akin, babalik daw siya, babalik siya. Okay? Sinanay Lydia, natuwa naman ako. Bako makatester Eva, oh. You know? And Christ and trust. Ganun ka po. Parang gusto ko rin mag-ganun eh, no? Kasi ang bigat ni Alexa. Nakangawit talaga. Solid ang bigat. Kaya hindi ko na siya mag-ganun-ganun. O maya-maya, eh, bababa ko na kasi nangawit yung braso ko talaga. Nanay Lydia, congratulations. May apo ka na, ha? Oo, isa niyan. Yan yung supling ni Brother John Paul, di ba? Kasi Lorena. Isa rin yan ang lingkod ng bugtong at buhay ng Diyos sa Marios, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sila. Ang ating oras ay ganap na ang alas 11:20 ng tanghali. Sino pwede makanta? Ayan. Okay. Ah, kapatid, yung ano, yung mga bagong dating, yung hindi pa nakuha ng promo natin, ha? Ano yan, tuloy po dito ang promo sa ating mesa. Lapit lang po kayo. Magtanong na po sa ating kapatid, Sister Gina, at saka Sister Teresa Marie Mateo. Para ba bakanti, no? Ha? O, pagkatapos, oh, isang kanta pa sana, no? Sige, ako na nakakanta? O kasi, no? May bakanting isang ilang oras pa eh. Yung ating mga guests, handa-handa mamaya ah. Lahat kayo papakantahin talaga. Kasi mas maganda yung makaparticipate lahat, no? Para masaya tayong uwi, ano? Saka busog. Oh, ako nandito. Sige, kanta nila ako. Isa lang muna para ano tayo. Ah? Ayun nga pala, sa sisi brother side dyan. Ayan, side dyan na lang. Oh. Ah, mamaya na? Ako na lang muna. Hoy, mamaya ka na. Jesucristo, ang aming tanging liwanag, ang dakilang guro ng aming kaluluwa. Nag-iisya sa krus na Kalbaryo upang mapatawad lamang tayo. O Jesucristo, O Jesucristo, Diyos ng mga Diyos, nagmamakaawa kami ngayon sa kamahalan mo. O Jesucristo, Diyos ng mga Diyos, O Jesucristo, Diyos ng mga Diyos, makakasama sana kami sa pagbabalik mo. Si Jesucristo, ang aming kaya.
CBTC Band. Palapakan natin CBTC Band, no? Ayan, ayan. Iba talaga. Okay. Thank you. Alam mo yung gustong-gusto ko yung kantang yun, eh. Yung kanta ni Father Lai na yung O Jesucristong Diyos ng mga Diyos, nagmamakaawa kami ngayon sa kamahalan. Yung nang nakikiusap ka, yung naparay pagpalain ka, ha? Napakaganda ng awiting yan. Yan po ay composed at arin sa ating Bugtong na Sugo. Walang iba kundi si Don Edmundo Makasalig Lahe. Okay, sa pagkatong ito, pakinggan natin ang mensahe ng ating bugtong na sugo na si Don Edmundo Makasalig Lahi. Bigan mga kapatid, ang mensahe ng ating bugtong na sugo, Ginoong Edmundo Makasalig Lahi. Mga kaibigan at mga kapatid, kumusta po kayong lahat? Sa mga susunod na mga sandali, ay ibig kong hiramin ang inyong kaunting panahon upang samahan ako sa pagsariwa sa mga nakaraan o sa mga araw na mga nakalipas na mga taon na halos may katagalang nakabauna sa malaking pagkalimot. Ngunit sa dahilang ang mga araw na nakalipas
ay may mahalagang kasaysayan, kaya bumabalik-balik pa rin sa ating alaala at kaisipan. Mga kahapon na nag-iwan ng isang mapait at matamis na bakas ng kasaysayan na sa bawat sandali ay nagpapaalaala sa atin na merong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Na nakilala na na isang pinakadakilang tagapagligtas na siya ang bukal ng karunungan na hindi lumilipas. Na siya pa rin ang bukal ng kapangyarihang hindi masusukat. Ang bukal ng awa na hindi maipaliwanag. Na siya pa rin ang bukal ng pagdamay na hindi maaaring mabayaran ng anumang halaga ng kayamanan. Ang bukal ng pagmamahal na walang katulad. Ang bukal ng pag-ibig na hindi mapapantayan. Ang bukal ng liwanag na walang kamatayan. At ang may-ari ng lahat ng kayamanan na hindi maaaring bilangin ng karunungan ng tao sa mundong ibabaw. Ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na siya ang nagladlad ng kalangitan at gumawa ng malawak na dagat na kahit na ang bawat tupi ng mga alon na humahalik sa dalampasigan ay kanyang nabilang. Ginawa niya ang kabundukan upang tingalain at mapag-isipan mo kung gaano kahanga-hanga ang kanyang dakilang karunungan. Na anupat sa pamamagitan ng kanyang walang katulad na kapangyarihan ay nalalaman niya ang bawat tibok ng ating puso at nalalaman din niya kung ano ang ating iniisip sa bawat sandali. Kaya magagawa niya na baguhin ang landas ng ating buhay kung kaya hindi natin maipagkakaila ang karunungan at kapangyarihan nitong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na kahit na ang araw na kanyang nilikha ay kumuha lamang sa kanya ng liwanag upang magbigay ng sinag sa daigdig na madilim at nang dahil sa liwanag na yan ay nakita natin ang kagilagilalas na mga gawa ng kanyang makapangyarihang mga kamay. At ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na nabanggit ay siya pa rin ang lumikha ng hangin upang ating malanghap sa layuning tayo ay manatiling buhay sa ilalim ng langit at sa ibabaw ng lupa magpahanggang sa mga sandali ito. Na siya pa rin ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na nagpabukal ng tubig sa kabundukan at nagpadaloy nito sa buong kapatagan upang ating mainom sa oras ng ating pagkauhaw. Itong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaking ito na aking dinadakila at pinararangalan sa lahat ng panahon ay siya ang walang katulad na tagapaglikha, na puspos ng karunungan at kapangyarihan, na kahit na ang lahat ng mga dahon ng mga punong kahoy at sa lahat ng mga halaman sa balat ng lupa ay kanyang nabilang, at kahit na ang napakakapal na buhangin sa dalampasigan ay kanya pa rin nabilang, at ang balahibo ng lahat ng mga ibon at ang buhok ng tao na kung may malaglag man ay alam niya kung saan, kailan at kung bakit nalaglag. Kaya nilikha niya ang mga bulaklak na may iba't ibang uri at iba't ibang kulay. Sadya niya itong ginawa upang kanyang mailarawan ang kanyang tunay at makulay na pag-ibig na hindi matutularan at ang kanyang pangako na magpakilanman ay hindi magbabago at hindi mapaparam. Kaya sa pamamagitan ng kanyang salita, nalikha niya ang lahat ng mga pananim na nagbubunga sa lahat ng panahon upang ating makain
sa oras ng ating pagkagutom. Kaya naman, hindi natin masusukat sa salita lamang ang ating walang katulad na pagpapasalamat sa Kanyang kagandahang loob. Nitong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na kahit na ang mga hayop sa kapatagan at ang mga isda sa karagatan at ang mga ibon sa himpapawid, na kahit na ang kanilang pagkain sa pang-araw-araw ay Kanyang ibinigay sa pinakamagaang na pamamaraan upang sila ay mabuhay dito sa daigdig sa habang panahon. At itong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na aking binabanggit ay walang katulad sa lahat ng panahon, sapagkat kahit na ang mabangis at mapanganib na mga alon sa karagatan ay yumuyukod at lumuluhod sa Kanyang kapangyarihan. At itong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na kahanga-hanga at kamangha-mangha na aking tinutukoy ay walang iba kung hindi ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, noon, ngayon, at magpakailanman, na siya pa rin ang nagpakasakit at nagpakamatay sa Kalbaryo ng Krus upang mabawi lamang niya tayo mula sa tiyak na kamatayan. Kaya ikaw, tao, na nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, pinakamalaking katungkulan mo ang pagsariwa sa kasaysayan sa nakalipas na panahon. Itong kasaysayan na halos nakabauna sa pagkalimot. Ngunit sa dahilang mahalaga ang kahapon sa ating buhay, nananatili itong sariwa sa ating puso at damdamin na ikaw at ako magkapatid lamang sa isang simulain, sapagkat ang dugo na dumadaloy sa iyong mga ugat at ang dugo na dumadaloy sa aking mga ugat ay magkahalintulad, sapagkat meron lamang nag-iisang tagapaglikha na si Hesukristo na naglikha sa ating unang mga magulang na sang-ayon sa Kanyang wangis. Kaya iyan ang dahilan kung bakit kaya niya tayong patawarin kahit anong bigat ng ating mga kasalanan kung tayo lamang ay magbabalik sa Kanyang paanan pagkatapos ng mahabang panahon na ating pagkatiwalag. Kaya kung mapansin mo lamang ang ugong ng tubig sa mga ilog na dumadaloy patungo sa karagatan, na ang pinakamalaking lawak ng pagkakaisa na siya ang anyo ng Kanyang dakilang pagpapakumbaba upang minsan pa ay maidugtong niyang muli ang matagal ng panahon ng naputol nating pakikipag-ugnayan sa ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang pinakadakilang Panginoon na sa atin ay nagmamahal ng buong katapatan. Kaya samantalang ikaw ay nakatingala sa langit sa hating gabi at makikita mo ang ningning ng buwan at mga bituin na siya ang larawan ng Kanyang kaluwalhatian na hindi kumukupas, upang minsan pa ay tawagin ka mula sa kadiliman patungo sa Kanyang kagilagilalas na liwanag na sa matagal na panahon ay nakaya niyang hintayin na magbalik ka sa Kanyang piling upang mula sa iyong pagiging makasalanan ay mapatawad Kanya upang kalungin ka sa Kanyang makapangyarihang mga kamay sa oras ng mga sakuna at kapahamakan, at upang ipadama sa iyo ang Kanyang walang katulad at hindi matutularang pagmamahal.
Kaya mga kaibigan at mga kapatid, hindi pa huli ang lahat upang makilala mo ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Hesukristo, na siya ang pinakadakilang tagapagtanggol upang wakasan ang iyong mababangis na kalaban dito sa daigdig ng kadiliman. Si Hesukristo, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na may pinakadakilang kapangyarihan upang tunawin, wasakin at durugin ang nagwawakas na kapangyarihan ng Diablo na inaasahan ng mga masasamang tao na nagnanais at nagnanasa na hadlangan at puksain ang mga taong nananalig sa kapangyarihan ng tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na si Hesukristo. Sapagkat si Hesukristo lamang ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na nagtataglay ng natatanging kapangyarihan upang takpan ang mga mata at japusin ang mga kamay at mga paa ng mga masasamang tao upang hindi nila magagawa ang kanilang masasamang nasa laban sa mga taong nananalig at sumasampalataya sa tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya ito ang ating buhay na pag-asa, na kahit na sa kagipitan, karamdaman, kasawian, kalungkutan, taggutom at kahirapan, ay hindi tayo hihiwalay sa ating pinakamamahal, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristong pinakamakapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ng ating buhay. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, sa mga oras na ito, kung ikaw ay nasa isang kritikal at malungkot na kalagayan, na maaaring ikaw sa iyong pagkatao ay nagtitiis ng isang malubhang karamdaman, o kaya ikaw ay inaapi at itinakwil ng iyong magandang kapalaran, o kaya ay biktima ka ng inhustisya na sa akala mo ay wala ka nang maaaring malapitan o wala ka nang maaaring mapagsumbungan at maaaring wala ka nang inaasahang magtatanggol sa iyo, huwag kang susuko, kapatid ko. Dapat mong malaman na sa kabila ng iyong kahirapan at pagdurusa ay meron pa ring nalalabing nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na tumatawag sa iyo na nagsasabi, lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan, nabibigatan at mga napapagal sa inyong mga kasalanan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Sapagkat ang sinumang lalapit sa akin, kailanman hindi ko siya itatakwil. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang pinakamagandang pangako ng ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristong pinakamakapangyarihan sa lahat sa bawat isa sa atin. Alalahanin ninyo na maaaring itakwil ka ng iyong ama na siya ang nagpuyat para sa iyo. Maaaring itakwil ka rin ng iyong ina na siya ang nagpasuso sa iyo sa hating gabi. Maaaring itakwil ka ng iyong kapatid na siya ang kasama mo sa hirap at ginhawa sa lahat ng panahon. At maaaring itakwil ka ng iyong asawa na siya ang inaasahan mong magmamahal sa iyo. Ngunit ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki ay nangako sa iyo at sa akin, nalilipas ang langit at ang lupa, ngunit hindi ko maaaring makalimutan na mahal kita at hindi ka mabibigo sa lahat ng pangako ko sa iyo. Magbalik ka lamang, minamahal kong anak, at hinding-hindi kita itatakwil.
Kaya mga kaibigan at mga kapatid, kung mabasa ninyo o marinig ang mensaheng ito, ay umaasa ako na ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na si Hesukristo ay suma sa atin upang tayo'y kanyang pagpalain mula ngayon at sa habang panahon. Hanggang dito na po lamang, hanggang sa muli nating pagkikita, ang sa inyo'y laging nagmamahal, Father Lahi. Maraming maraming salamat po. Buksan po natin yung panalangis ng buhay. Magsitayo na po tayo para sa dasal sa ating alas 12. Recognize.
Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ang Panginoon sa Kristo na aming Diyos, na siya ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Amang Diyos na magkapangyarihan sa lahat, na ang langit na mga langit ay ang iyong tahanan. Ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. At sa lahat ng mga bagay na bumaba dito sa sanlibutan na walang iba, kundi ang bugtong at buhay na Diyos na si Kristo. Ikaw ang hari ng mga hari. Panginoon ka ng mga Panginoon. May-ari ka naming buhay at ikaw ang aming ampunan at kaligtasan na maliban sa iyo'y wala ng ibang Diyos. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa buhay. Iba yung lakas at mabuting pangatawan na iyong ibinigay sa amin hanggang sa mga oras pong ito. Iligtas mo po kami, O Diyos, sa lahat ng uring kapahamakan at sa biglang kamatayan at sa lahat na masamang tao, lalo na sa mga taong nagagalit sa amin at higit sa mga taong lumapastangan at hindi kumikilala sa iyong pinakabanal na pangalan. Pagpahabain mo po sana, O Diyos, ang aming buhay at bigyan mo po kami ng tapang at sigla sa pagpapakilala sa iyong pinakabanal na pangalan sa lahat na maginapal, na ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos na magkapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na ang Panginoon Jesucristo, sapagkat maliban sa iyo ay wala na ibang Diyos, pagkat ikaw ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Iligtas mo po sana, O Diyos, ang aming mga mahal sa buhay, mga kapatid at mga magulang, at paratingin mo po sila sa isang pagkakataon na makikilala kanila na ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos na makaparihan sa lahat, upang kami ay magkakaisa sa isang panampalataya at isang pag-ibig hanggang sa iyong paghatol sa mabuti at masasama, upang kami ay makarating sa buhay na walang hanggan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo, ikaw ang aming kaligtasan at ampunan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo, ikaw ang aming lakas at karunungan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo, ikaw ang aming higit na makapangyarihan upang pagalingin ang lahat na nakakakilabot na karamdaman sa buhay ng tao. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo, ikaw ang aming higit na makapangyarihan upang wasakin, tunawin at durugin ang nagwawakas na masamang kapangyarihan ng Diablo dito sa libutan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo, ikaw ang kasagutan ng aming pangangailangan at pinagpala mo ang aming mga ginagawa na nasasang-ayon sa iyong banal na kalooban. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo, ikaw ang aming kanlungan at kaligayahan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo, ikaw ang aming Diyos sapagkat ikaw ang aming buhay. Sa pamagitan ng iyong pinakabanal na pangalan, O Diyos, kami po ay umaasa at naniniwala na ikaw ay sumasa amin sa lahat ng mga sakuna o kapahamakan at kahirapan. Kami ay palaging umaasa sa iyo, kaya tulungan niyo po kami, O Diyos. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ang Panginoon Jesucristo na aming Diyos, bugtong at buhay na aming tagapag-ingat. Hindi na kami mga ilangan pa ng ibang Diyos, sapagkat ikaw ang aming buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon Jesucristo na aming pinakamamahal, na walang simula at wala ding wakas. Amen. Uminipo tayo ng sabay-sabay na banalis na buhay.
busa ng ulo at ang agas dyan ay kuhanin ninyo. Ilagay ninyo sa inyong katawan mayroong karamdaman. Halikan ninyo ang inyong mga power ID ng 5 beses. At tapikin po ang ating kanang dibdib na 2 beses. 1, 2, sa kaliwa po 3, sa tapat ng puso. 1, 2, 3. Maraming salamat po at manatili tayong nakatayo. Sa pagkain sa pamagitan ng kapatid Brother John Paul Gailan. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ka ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po sa mga pagkain na iyong ipinagkaloob sa amin sa mga oras po na ito. Naway magbigay ka sa amin ng ibayong lakas at mabuting pangangatawan na aming magagamit sa matapat na paglilingkod sa iyo habang kami ay nabubuhay. Amen. Maraming maraming salamat po. Magsiyo po muna tayo. Sandali lang po.